nga ba lang pinapaabot si Rabo? Hindi po kumatanggap po yan, ano? Bakit naman? Hindi po kumatanggap yan. Ito yung para sa inyo. Hindi po talaga nagtatanggap. So, yun na guys. Hello, good morning, good evening. At may galaw shoutout sa inyo lahat. At muli, nagbabalik na naman ang inyong likod, Bonita Pilapil. So, yun na guys. At ito, si ano, bigay tayo ng reaction dito kay Kuya Ruel. Ayaw tanggapin po yung pera na pinapadala ni Kalinga Prab. Ito ay kumbaga sweldo, pakonsuelo, budget nila, panggastos, ay ayaw tanggapin. So yun, sa mga gusto makapanood po ng kabuoang video, ito ay mapapanood nyo po sa YouTube channel ni Brother Paas. So kumuha lang po tayo ng counting clip, no? Para alam naman ninyo yung tinatalakay, hindi naman ganun kahaba. So yun na guys, at ayaw tanggapin ang pera. Hindi raw siya tumatanggap ng pera. Ay kahit nga po nung binigyan din ni Kuya Bal, eto si Kuya Ruel na pera, ayaw rin tanggapin. Kaya ang tumanggap po ay yung asawa. Isipin naman ninyo. Ay, naku, ano ba yan? Eh yun naman kasi binibigay ni Kuya Bal. Ika nga, ay ganan siya, pakonsuelo sa inyo. Ay bakit ayaw tanggapin? Medyo talagang malala na talaga ang tama ni Kuya Ruel, no? Ay hindi naman lingid sa inyong kaalaman yan. At alam naman ninyo, at ika nga ay napanood nyo naman sa live ni, sa vlog ni Kuya Bal, na talagang ito ay sinampiga yung asawa at tumakbo pa. Ay mukhang kukuha ng gulok. Dapat talaga dito ay may paggamot na ito at delikado po. Ang kanilang pinag-awayan ay napakasimpleng bagay lang patungkol dito sa kanilang mga anak na di umano yung mga anak ay ayaw na raw matulog doon sa bahay nila at doon na raw natutulog sa tindahan. So, parang may pinapapasok yata ang lalaki, hindi sure, no? Ay, napakasimple. Bata lang, mga anak lang ang pinagmula ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Ito ang sa akin lang, no, ang masasabi ko lang dito sa mag-asawang ito, hindi ninyo kayang supilin ng inyong mga anak. Mga takot kayo sa inyong mga anak. Sino ang masusunod? Di ba? Ano magagawa ng mga bata kung ayaw ninyo? Ayaw ninyo gawin yung mga bagay na gusto nila? Kayo ang masusunod. Kayo po ang magdedesisyon. Hindi po pwedeng paiiralin nyo po yung kagustuhan ng inyong mga anak. No? Kung itong mga anak ni Kuya Ruel na dalaga na ito ay nandun sa tindahan, doon natutulog at merong boyfriend, may pumapasok doon lalaki sa bahay, eh bakit? Bakit hindi ninyo kaya supilin? Ano, takot kayo sa inyong mga anak? Di ba? Hindi ganun. Eh kung ang kagustuhan naman ninyo ay mailagay sa maayos itong mga anak ninyo, ay pasunurin ninyo yung inyong mga anak, big bossan ninyo. Ganun lang po iyan. Hindi po pwede sila yung masusunod sa kagustuhan nila. Eh, ganyan na, mamaya ay mamalay kayo, ay buntis na, ay kaya ito naman si Kuya Ruel, ay lalo nang namumroblema. Lalo nang naluluki-luki. Di ba? Ay, ayaw lang at ayaw tanggapin yung pera. Hindi raw siya natanggap ng pera. Eh, isipin ninyo, eh, pasintabi naman sana. Eh, Kuya Ruel, no? Pasintabi naman, Kuya Ruel. Eh, itong nagpapadala ng pera, ito ay panggastos ninyo. Eh, ito si Kalinga Prab, no? Panggastos ninyo. Budget ninyo. Eh, bakit ayaw mo tatanggapin? Parang lumalabas dito na parang ayaw mo magkakaroon ng utang na loob. Diba? Eh, wala tayong magagawa. Eh, talagang luki-luki. May tama talaga sa utak. No? Hindi ko alam kung ito ay depression o talagang nabubuang na. No? Hindi ko alam kung ito ay buang-buang na. Pero yun na, at ang nagandahan nito ay sana nga ay pag inulit na nanakit dito sa mga bata, sa asawa, ay isubok sana nung babae dito kila Kuya Bal para nasa ganun ay mabigyan ng agar ang aksyon. Dapat talaga dito pinapagamot na po ito eh. Kasi malaking problema to eh. Stress to sa isipin ninyo, libre na nga pa bahay. Meron na silang maayos sa tirahan kumpara doon sa dating inalisan nila. Yung dating inalisan nila, ganyan din yan. Nag-iinakti-inakti din yan, nag-iiyak-iyak din yan. Eh, pinaglalaban yung lupa na hindi naman sa kanya. Eh, naghahabol yung may-ari. Kinukuha na ng may-ari. Eh, ayaw niyang bitawan. At ang gusto pa ipapatay at ang gusto magpakamatay. Diba? Tapos ngayon ay ayan na naman ang mga ugali. Labas na labas naman. Kaunting problema lang. Problema ang pampamilya. Kinakailangan pa bang merong mamamagitan sa inyo? Dahil lang sa mga bata na matitigas ang bungo. Diba? Kaya nyo yung suwituhin nyo yung mga bata. Hindi pa pwedeng masunod yung kanilang gusto kung sa inaakala ninyong nalalagay sa alanganin. Nagpapatulog doon, nagpapapasok ng lalaki doon sa tindahan, doon sa... Ay kung ito ay may mga boyfriend, at nagpapapasok ng lalaki doon sa loob ng bahay, eh, sino masusunod? Pababayaan na lang ninyo, dahil takot kayo sa mga anak ninyo? Di ba? Tapos ayan na, anong nangyayari kay Kuya Ruel? Naghuramentado, nagwawala, papatay. Kung hindi mas siya makapatay, eh sarili niya, papatayin niya. Ay nakakahiya sa may-ari ng lupa po. Ano? Mahiya kayo.
At kayo pinag-aayos na, eh, dyan palabas na labas ang inyong pagbabangay ngayon. Sa bagay, hindi natin talaga pwedeng ibas po ito si Kuya Rowell. Talagang may sayad nga po eh. May tama ang utak eh. Diba? Hindi natin pwedeng ibas. Sa ganun sa akin lang, sana ay pagka medyo nahihimasmasan ito si Kuya Rowell, itong asawa naman sana, ipaunawa niya yung mga bagay-bagay na mali. Ipaunawa niya, ay hindi naman sa lahat ng pagkakataon laging ito si Kuya Rowell ay talagang may telileng. No, eh, siguro naman ay paminsan-minsan ay nasa ayos, nasa katinoan ng pag-iisip. Maintindihan niya yung mga bagay-bagay at nakakahiya, mahiya kayo. No, patira na nga kayo dyan sa bahay ay ganyan pa pinakikita niyong pag-uugali. Ay mahiya kayo, konting hiya naman. At kung sa iba-iba po yan, ay baka kayo pilayasin na. No, paalisin kayo dyan sa lupang iyan. Ay pasalamat kayo at palasantos matubang ang na... nakatapat ninyo, ay hindi ganon. Hindi ganon si Kuya Bal, na basta-basta na lang kayo palalayasin. Ika nga, sinasabi ni Kuya Bal, bibilhan kayo na isang lote na may bahay, doon kayo titira. So, ano man ang gawin ninyo, gawin na ninyo. Eh, mahirap kasi kung basta-basta na lang paalisin ito dito ni Kuya Bal, ay baka maghurumentado nga at kung ano-ano ang mga pagagagawin, ay baka mag-iniyak-iniyak na naman at magpakamatay na naman. Oh, ayan. Eh, ano, ang tawag to, magpakamatay. Pero yun na nga, at yung dati, ay ganyan nga ang style niyan. Gustong magpakamatay, gustong pumatay. Diba? Ay nako, ultimong pera. Ay binibigyan ng pera, panggastos nila, ganansya. Ay ayaw, isipin nyo. Ay ano gusto mo? Ay ayaw yata magkakaroon ng utang na loob. Talagang may sayad talaga. So yun na guys, at panoorin nyo kabuang video, mapapanood nyo po yan sa YouTube channel po ni Brother Paas. At sana nga ay gumaling na. Ay, hindi naman natin pwede balatan ito si Kuya Rowell. At alam naman natin ay may sayad nga. Ay tayo ang higit na nakakaunawa. Ay malasada yung asawa din. Ay pagka medyo matino yung asawang ito si Kuya Rowell, ay ipaunawa mo yung mga bagay-bagay. At least kahit papaano naman ay pagka yung nakakaltugang utak, ay maiisip din niya siguro yan na medyo kailangan limitado siya. Hindi pwedeng pagka ginusto niya ay sige-sige lang. Totoyo ay tutupake, no? So yun na, guys, panoorin nyo ang kabuuan video sa YouTube channel po ni Brother Paas. At yun na, subscribe po natin si Brother Paas. Ano? At ito naman po ay napanood ko rin nung nakaraan, pero hindi ko pa binigyan na reaction kasi wala pa 24 hours. So yun na, at pinadadalhan nga po ni Kalinga Prab ng pangkastos itong sila Kuya Rowell. Ay ayaw tanggapin? Ay nako, mahirap kausap, no? So yun na guys, hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi sa mga yung sulok ng mundo naroroon. May galang shoutout po sa inyo lahat. Bye!